okay, nagtaka po kayo kung bakit nag-finish product na ako. Para po mabilis ang aking tutorial ngayon, okay? So, papakita ko na lang nyo kagad, of course, sa elements. Lahat naman dito is elements po ang gamit ko. Except pala dito sa aking avatar. Then, pakita ko lang sa inyo, okay? Then, dito sa, dito sa bench na nakuha ko under sa elements, papakita ko sa inyo kung paano siya i-backward or forward. So, punta lang kayo dito sa taas. Ayan, as you can see here, dito sa taas. Click nyo lang yan, yung position na yan. Then, merong backward or forward. So, itong backward, ito yung nagamit ko. Kaya naka-backward po itong picture, itong student na to. Then, ipo-forward natin itong student girl na to sa likuran. Ayan. So, ang bench na po ay nasa harap ni student girl. Ayan. So, ang gagawin pa natin dito, depende sa inyo kung saan nyo siya ilagay, okay? So, pwede ilagay nyo sa front, sa top, sa middle, left, or sa center, or sa right. And, ganun lang po, kabilis naman, sir. Then, after that, we're going to use this duplicate. For example, mag-duplicate po tayo ng student. Itong naglalakad. Ayan, so dalawa na sila. Gawin natin tatlo. Ayan, so ganun lang kabilis. Ayan. So, ito rin, ito yung text. Pwede natin siyang i-duplicate. Ayan, so nag-duplicate na siya. Depende na sa inyo, click nyo na lang po. Kung sakaling meron kayong na-click tapos nawala, balik lang kayo dito sa left side on the top po dito sa taas. Dito po sa, ayan, may undo dyan. So, click nyo lang. Ganun. Halimbawa, delete ko to si mom. Ayan. Delete ko yan. Ayan, nawala. Balik ka dito sa taas, sa right. Dito sa left side. Ayan, nandyan na siya. So, ganito lang kabilis. Syempre sa mga teachers, importante dito. Kasi gumagawa tayo ng interactive video lesson. Gumagawa tayo ng interactive video games. Or di kaya mga pictures na i-present natin sa students to interact na kung ano yung nakikita nila sa picture. Ano yung masasabi nila sa picture. So, ganun lang. Very useful po ang Canva. Siya nga pala, note that these are some random ideas that I choose. But if you spend time on Canva, you can find your own relevant keywords, elements, ideas. So, depende sa inyo. Kayo na pong kung ano yung gusto nyong ilagay, itry nyo lang po, okay? So, for example, you make illustrations. So, the best Canva tip is to use keywords that are related to your illustrations or digital artwork. Or kung ano po yung mga gusto nyong i-design, okay? So, it's about how creative you are. And you got to find elements and ideas for unique and creative design. So, kahit ano naman po yung try nyong ilagay sa elements, i-try nyo lang po talaga. So, napaka andami naman po dito na mga options. Kung hindi nyo siya nakikita, meaning to say, hindi siya available, pero just try lang po, i-search nyo, okay? I'm going to share with you some hidden keywords na pwede rin makatulong sa inyo, okay? First is watercolor. So, I will share you some keyword elements ideas. Next slide tayo. So, meron na tayo dito. Naglalagay na ako dito for example. Then, papakita ko lang sa inyo, okay? Nilagay ko na lang siya lahat para kung sakali mabagal ang aking connection, nakikita nyo po yung mga design at saka yung keywords. Ayan po yung mga keywords. Kung wala po yung keywords na gusto nyong hinahanap, try nyo lang naman po siyang i-type dito sa search bar. Okay? Make sure lang po na nakaklik po yung elements. So, try natin tong, okay, so itong abstract portrait kasi nandiyan na yung watercolor, then click mo lang yan, mag-a-appear siya dito sa baba. Ayan, so meron tayong abstract
portrait. So as you can see here, pro. So maghahanap po tayo ng free. So merong free dyan. Free. Depende po kung anong klaseng design ang hinahanap niyo, okay? So ito. Ito. Ayan. Ayan po. So mag-a-appear yan later. Kasi yung connection. So then, I'm going to choose this one. Okay, mag-a-appear din yan later. Kaya nga, nag-a-advance ako para at least nakikita nyo kung ano yung mga design at saka yung pattern sa ating mga yung mga kine-create natin. Okay? So, yan po yung mga available nila. Then, we will go here sa psychedelic. So, try natin itong psychedelic. Okay. Actually, pwede na kayo mag-type. Binigay ko na sa inyo itong keywords. Try nyo na lang po mag-type. Hanapin nyo na lang po kung itong nilagay ko at na-share ko sa inyo, ang dami po dun sa Canva nyo. Try nyo po. Kasi sa akin, nag-a-advance po akong naglagay ng design dito para lang makita nyo kaagad, okay? So, ito yung psychedelic. So, sa psychedelic is, ang dami po ditong pattern or design. Okay, so parang gusto ko to. Okay, so, ayan. Hindi mo siya nakikita kasi nga yung connection, bagal. Mag-a-appear yan mamaya, okay? Click mo lang siya, then lagay mo dyan. Depende sa design niyo, okay? Then, we're going to the next slide. So, dito po sa Brutalist. So, try natin. Itong Brutalist. Hindi siya brutal. This is a nice design. Okay, Brutalist. Hindi siya na. Okay. Hanapin natin. So, example lang naman to, ma'am and sir. Depende na sa inyo kung ano talaga yung mga yung gusto nyong ilagay sa design nyo or your presentation or your cards, pretty cards, or ano po yung gusto nyong ilagay. So, ito po yung Brutalist design. So, napakaganda nila. Ang dami pong free. Ayan. Free po ito. Free din yan. So, ayan. Free po yan. So, ayan, ang dami pong free. So, napaka nice po talaga lahat dito. So, we'll go here for the attractive color. So, dyan lang muna yan. So, ayan. So, lahat po dito, hanapin nyo na lang, ma'am, sir, kasi binigay ko naman sa inyo ang keyword elements. So, kayo na pong bahala kung ano yung idagdag nyo. Anyway, kung wala naman po dito yung hinahanap nyo, just try to type. Baka nandito naman siya. Pero kung wala naman po dito yung gusto nyo at nasa pro, hindi nyo pwedeng magamit yun kasi naka pro, pwede na lang po kayo mag-search sa Google. Then, i-upload nyo na lang, then click nyo na lang at saka ilagay nyo sa design nyo, okay? So, thank you. Okay, thank you so much for watching. This is Cecil Lagardi. So, don't forget to like and subscribe my channel. Bye.